Ito, welcome natin ating tatlong contenders for today. Mula sa Luzon na si Mark Avila. From Visayas na si Aicha Tabanera. And from Mindanao. And from Mindanao si Zed Asuncion. Yes, hello mga contenders. Bati mo na kayo sa mga madlang onliners natin. Aika pala. So, hello po sa lahat ng mga madlang onliners, sa lahat ng nanonood ng Showtime. At patuloy niyo po kaming suportahan at panoorin mamaya sa laban sa Tawag ng Tanghalan. Yes! Ayun. Lalim ng boses ni Kuya. On behalf na ata. Wow. Parang lahat na yon sa group na yon. Napaka-formal naman ni Kuya. Pero ito, chill lang tayo ha. Kwentuhan lang para mabawasan ng kaba. Marelax kayo bago shake kayo sumapa mamaya sa Tawag ng Tanghalan. O ito, umpisahan natin kay Quiz Mark. Ano bang work mo nga? Nag-work ka ba? Nag-aaral? Ano pinagkakaabalahan? Nag-work po ako as sourcing specialist. Sourcing specialist. Sourcing ano ibig sabihin nun? Usually po, ang sourcing specialists, they are the ones, we are the ones who are in the front line doing initial interviews sa mga applicants. Oh. So, para sa recruitment, parang ganun. Gano'n ka na ba katagal na part ng ganyang klaseng work? Actually po, magti-3 months pa lang ako as sourcing specialist. So before ano or bukod, fresh grad ka ba? Ano? Fresh grad ba? Fresh grad po ako last 2018 pa. Pero I've been into pageants, I've been a freelance singer, freelance host and model at times. Galing ah. Pero paano ka napunta sa ganyang trabaho? Siguro po yung passion ko lang na ma-share yung what do you call this? Yung parang pagkikipag-communicate sa, since AB Communication graduate po ako, siguro mas nagagamit ko yung kaalaman ko in communications yun, dito sa trabaho ko as sourcing specialist. Halata eh. Oo, the way na makipag-usap eh. Napaka articulate. Yes, diba? That's right. Pero maganda yun kasi yung natapos mo is nagagamit mo ngayon sa work na kung nasaan ka. Pero paano yung singing? Kasi sabi paano mo, paano na isasabay? Bago pa lang. Bakit mo, paano ka pa rin nakakapag-rehearse? Kumakanta pa rin po ako sa mga events, sa mga nai-invite sa mga concerts, sa mga serenades, sa mga debut. Kahit anong events po, kumakanta talaga ako. On-call na lang yun? On-call po. Tapos usually Saturday, Sundays. Oh. Pero kontisero ka ba? Like before, talagang nag-join ka ng mga... Before po, sumasali rin ako sa mga contest pero hindi ganun kadalas. More on gigs po talaga. Tsaka pageant, yes, sabi po, mo. Yes po, pageant. Ani, tinatalat mo yung singing mo sa pageants? Anong usually genre ng kinakanta mo sa mga pageants? More on mga ballads, mga jazz. Yun yung mga usually kong kinakanta sa mga singing contest or sa pag tinatalat ko siya sa pageant. Parang sasalita siya para siyang si Ronnie Liang, yung speaking medyo voice niya. Medyo! Parang gano'n, malumanay na balladeer yung tunog ng boses. Saka malalim. Parang malago mo. Paano yung malalim? Paano malalim? Malalim, ahalukan. Sobrang lalim. Oo, pero ito, tanongin naman natin si Ate Aicha. Tama ba? Aika! Hello, madlang onliners. Sorry naman with the spelling. My name is Aika. Aika. Tabanera. But the spelling is Aicha. But it's pronounced Aika. Oh, cute. I'm from Cebu. Hello, Bayan! Hello po! Magkailangan po mag-Bisaya. Mayong Utto. Mayong Utto sa Tanan. Ano po pinagkakaabalahan niyo, ate? I am a BPO professional. Uh-huh. And I'm also a singer for the longest time. I used to juggle my time as a corporate person and a singer. Work in the morning sa corporate setting and then evening kakanta sa gig. But right now, I am focusing more on the corporate side, which is I work at the BPO industry. Wasn't it hard to juggle all those activities that you're doing? At that time, it was fun for me because I love what I do. May iba rin kasi talaga pag gusto mo yung ginagawa mo. Parang hindi siya trabaho, diba? Totoo yan. And it was not nightly din naman. It was on weekends that I would sing. Pero so, bakit pagod po sabi niyo nag-focus na po kayo dun sa inyong trabaho? Bakit po nag-decide po kayo na ipsantabi muna yung singing? For now, I'm focusing sa BPO because I have decided to sing na lang on special occasions, mga gigs na lang. Hindi yung pwesto talaga. Yung regular business. Kasi nakakapagod din, especially sa Cebu kasi kuya medyo may
hindi naman bad competition, pero may competition sa mga singers. Ay, matindihan ba ang ano? Pwesto-pwesto sila. Siyempre galing si ano doon, si Maria Rikki, alam na alam. So alam niya yung struggle pagdating doon sa bagay. Pero ano, pero kung makikita mo sila, mga friends-friends lang sila. Tapos minsan nagkumukuha din sa mga session-session, pero nakakapagod talaga siya. Matindihan. Oo, lalo pag show band. Lalo yun yung syempre may mga pero it is nice songs. Na at least regular every weekends meron ka pa rin ginagawa about singing. Not regular really. Kung may mga special occasions lang na ini-invite ako to sing like weddings, birthday parties. Pero usually weekends mo lang talaga nilalagay yon. For now, yes. For now, yeah. Do you sing with the band po ba or your solo? I have a jazz band. Ay, ang ganda. Para sa contento. Yung genre ako, jazz, standard jazz. Puro jazz. Social yung mga ganyan na nagwa-wine. Ano nagwa? Ganyan, oh. Why? Kasama pati balikat mo doon sa pag-a-a. Ganun yun, di ba? Nalakas makasosyal na siya. At saka, ano, corporate events. True. Sorry. Corporate events, malaki. Mataas ang pay. Ang pay guy. Alam na alam yung tatlo yan. Sana diba? Oh, pero ito, alamin natin kung malaki din ang bigayan kay Zed. Ang laki Zed? Oh, pag nag-i-events. Oo, oh, oh, hello Zed. Ikaw ba eh, ganun din, rakista, rakitista. Oo, oh, rumaraket din ang mga gigs, ganyan, corporate shows. Acoustic singer, then part-time cook. Cook. Oh, pag comfortable ka mag-Bisaya, pwede ka mag-Bisaya, yes. Translate na lang. Oo. Oh. Eh, mayang buntag po. Ayun, may mayang buntag, may orto. Ayun. Orto na. Pero sabi mo, kumakanta ka and then at the same time, cook. Yes po. Ano ba yung singing? Cook ka ba? O magkaiba? Magkahiwalay? Actually po, ano, tapsilog something. Also, tapsilogan. Yung doon ka nagluluto. Yes po. Sarap doon. Sarap. Mga tapsi-tapsi na yan. Nagutom tuloy ako. Pero ang galing na pagsasabay mo, acoustic, sa usually sa isang linggo, gaano ka kadalas tumutugtog? Sa gig naman po, not every day, siguro 3 times a week. Uy, madami din yun. Like that. Tapos pag may events, mga wedding, ganun. Then I play percussion po, beatbox. Habang kumakanta. Habang kumakanta. Habang kumakanta. Mahirap yun. Mahirap yun. Sa totoo lang. Medyo napag-aralan ko noon for how many years. Pero pag ganun, may tumutugtog ba ng gitara for you o nagpi-play ka na lang ng something pa tapos sinasabayan mo na lang ng percussion? May kasama pong guitarist and singer, then ako, beatbox, then kumakanta. Singer at the same time. Yes po. Pero gano'n ka na ba katagal na cook dyan sa Tapsilogan na yun? 2 years, tapos before po talaga, mayroon kaming Tapsilog business ng brother ko. Mm-hmm. Okay, tapos? Nung first akong sumali sa TNT, actually responsible. Okay, so ano nangyari doon sa Tapsilogan, nung brother mo? After po nun, syempre medyo nakita ako ng konti sa TV. So medyo nagkaroon ng mga offer gig. Then, nagba-backup singers po ako sa mga ibang band po sa mga casino. At least, di ba? Ang daming racket. Daming ganap sa buhay. True. So, kuya, pag magluto ka, kuya, magkanta, saan ka? Kanta, o. Kanang kuan. Kanang, like, mga sexy song, ganun. Wow! Sexy song? Paano sexy like song? Like Paano baligat? Paano baligat? That's more the very... Bakit sexy song, kuya? Hindi, para siyempre, bakit nga ba? Medyo, pwede siguro may mga... Uy, pero sabi niya habang pag kinakantahan mo daw yung pagkain, di ba? With love, di ba? Sumasarap yes, pero ang tanong ko, bakit sexy song? Careless Whisper, ano ba? Yeah, ganun po. Yes, yes. Nakakaaliw din kasi, kahit sino naman, gumanon lang na tayo, natutuwa na, di ba? Sa ano, pampang good vibes lang. Good vibes lang, para hindi masyadong seryoso. Tingnan mo, gumanon lang ako, si John, tawa na lang tawa. Tama, pampang good naman kasi yun. So, pero ito sa, ano, sa aura nyo ngayon, parang walang mga kinakabahan, ha? Gaano po ba kayo kahanda sa pagsabak nyo? Una mo natin si ano, Mark. Si Mark. Ako handang-handa po kasi sobrang tagal kong inuntay ang pagkakataong ito. Wow. So ilang ano ka ba? Ilang beses ka nag-audition? I auditioned once po. Oh,
Swerte. Tapos ito na. Swerte. Pero bakit it took you umabot pa ng season 4 bago ka nag-decide na mag-audition? Siguro po before kasi nung sumasali ako sa mga contest, after nun, parang sabi ko hindi pa ako handa for tawag ng tanghalan. Pero ngayon po masasabi kong handang-handa na ako. Wow. Nag-wait siya so, sa tamang timing. Yung maganda yung right timing. Yes. Pero ito, without mentioning the song na lang kasi malapit na tayo pumasok sa ere, bakit yan yung kantang pinili nyo? Huwag yung sabihin yung title and yung artist. Mauna ka na, Mark. Siguro yung kanta ko po is I'm Gonna Rock Your World. Oh, Miss Aika. Kala ko title is yun. Hugot song. Hugot po yung sa inyo. Kay Kuya Zed naman. Favorite song, tsaka idol ko kasi Stevie Wonder. Okay. Thank you so much, mga contenders. Galingan nyo sa laban nyo late. Thank you so much.